Hindi pa rin makapaniwala ang 20-year-old Kapampangan beauty na si Maria Francesca Taruc na siya ang hinirang na pinakamaganda sa 43 kandidata sa Miss Tourism World Intercontinental 2019 nito lang January 8 sa Nanjing, China. Bago raw siya lumaban sa beauty pageant, may dalawang international pageant siya na dapat sasalihan. Pero hindi siya natuloy dahil nagka-problema siya sa kanyang visa at sumakabilang buhay ang kanyang ama. Pero nang ipinasa ang kanyang credentials sa Miss Tourism World Intercontinental, tuloy-tuloy na ang kanyang paglaban hanggang sa pagkapanalo. Na-showcase pa niya ang obrang Pinoy dahil ang kanyang winning gown, ang mismong gown na isinuot ni Alisa Mulak sa Reina Hispano-Americana 2018 pageant. At dahil kapapanalo lang ni Miss Universe 2018 Catriona Gray, aminado si Francesca na nakadagdag pansin ito sa Pilipinas nang lumaban siya. Iba po kasi talaga yung training dito sa Philippines eh. Talagang alam po nila yung sekreto through walk, through gestures, kung paano po makipag-usap sa mga tao. Hindi lang po yung basta maganda ka. Apo ng political figure at dating rebelde na si Luis Taruc si Maria Francesca. At para sa kanya, dala niya raw ang dugong palaban sa kanyang pagsali sa kompetisyon. Siguro po, dahil po si Lolo Pop, si Luis Taruc may pinaglalaban din po siguro. Kaya parang deep inside sa akin parang may pinaglalaban din ako. Para po sa akin, kapag beauty queen, may malaking voice ka. Kapag may sinabi ka, papakinggan ka ng isang tao. Gusto raw magamit ni Francesca ang tinapos na kursong AB Communications at maging isang mamamahayag. Maaari din daw siyang sumubok sa showbiz. Pero sa ngayon, tutulong daw siya para isulong ang kanyang advocacy na pagpapanatili ng kalinisan ng kalikasan. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings.